Nabalot ng makapal na usok at nagliyab ang outdoor parking sa NAIA Terminal 3 kahapon. Hinupok ng apoy ang 18 sasakyang nakaparada. Sa isa pang sasakyan na damay naman ang bumper, napula rin ang apoy at walang naitalang nasaktan sa sunog. Nagbabadyang peligro raw ang parking dahil nakaparada ang mga sasakyan sa makapal at tuyong-tuyong mga damo. Ayon sa Manila International Airport Authority, pribadong kumpanya ang namamahala sa pay parking na ito at karamihan sa mga pumaparada ay ilang araw iniiwan ng kotse dahil may flight. Ayon naman sa kumpanya, nakikipag-ugnay na sila para sa investigasyon ukol sa sanhi ng apoy. Bibigyan din daw nila ng tulong ang mga may-ari ng mga napinsalang sasakyan. Kaugnay po sa pagkasunog ng ilang sasakyan sa parking extension area ng NAIA Terminal 3. Makakausap natin si Connie Bungag, officer in charge ng ni MIAA Public Affairs Department. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga Rafi and Connie. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Tokayo. Kamusta yes, na po? Oo nga po. Makikikamusta lang po kami sa investigasyon dyan sa sunog na nangyari po sa parking area. Actually, yung investigation, ang gumagawa po niyan is yung Bureau of Fire Protection. No? Mm-hmm. Pero kami naman po ay nakasuporta sa kanila, lisudod na rin po sa directive ng GMINS to give our full support to the Bureau in the course of their investigation. So, kami po ay nag-aabang din po ng anumang assistance that they would need from us. Mm-hmm. Tukoy na po ba yung lahat ng may-ari ng mga sasakang nasunog dyan po sa parking area? We understand, ito yung mga nag-overnight at umalis dahil may mga flights. Yes, sari-sari yan. May mga nag-overnight, yung iba nagsundo, yung iba naman could possibly be mga employees ng NIA. No? So, ito po ay parte pa rin ng investigation na ginagawa because we really have to identify because yung damage caused to the vehicles will have to be remunerated din po ano at yung po parking operator which is a private concessionaire of NAIA has already signified their commitment no, to answer for the losses no, incurred due to the incident. Oh, very quickly po, meron po ba kayong informasyon na matagal na parang may concern yung mga nagpa-park diyan kasi matataas yung mga damo diyan sa area na yan. Matagal na raw pong pinapansin ito. Actually, yung grass cutting, since it's a leased area, it's within the jurisdiction of the private concessionaire. But we have always reminded them to yung do nga yung grass cutting this area. Kasi nga, it's not only because malaki siyang abala, but also it's already also a security concern for the MIAA. So, paulit-ulit na po namin sinasabi yan sa kanila. Mm-hmm. Ah, tukoy na ho ba lahat ng may-ari ho ng mga nasunog na sasakyan at naabisuhan na po sila? Hanggang ngayon po ay patuloy po yung pagdidetermine kung yung identity po ng mga owners ng mga vehicles na to. But we are sure that the private concessionaire who operates the parking lot, nakipag-ugnayan na po yan sa mga possible owners po by way of advisory or siguro panawagan po because yun pong kanilang parking management is conducted by their tellers. No? So, we are not sure kung ano po yung nilalagay nila doon sa kanilang parking ticket. So, but we have already talked to the private concessionaire and they said that they are doing all they can to identify the owners of the vehicle. All right. Maraming salamat po. Ms. Connie Bungag, ang officer in charge. Maraming salamat. Thank you. Salamat po sa inyo. Ayan po naman si Ms. Connie Bungag, ang officer in charge ng MIAA Public Affairs Department. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.